Nagkuha na, o na, mami. Ano ba yung po? Okay na, tanan? Uy! Okay. Tarong isa ko, ginayin mo. Ako, kuhan ba? Mami, gunitin ang camera, ha? Okay, good afternoon mga ka-groomers. Again, nandito na tayo sa Mega Farm, bagong Mega Farm ni Mr. Bulling Itline, John Ray Sutin. So again, mga ka-groomers, as I mentioned before, na si Master Sutin, doon galing lahat ng isda ko. Walang ibang isda sa isdaan ko na hindi breeding ni John Ray Sutin. So ngayon, nandito na tayo. Bagong lipat lang kasi siya sa farm niya, medyo naliitan kasi siya sa Cagayan na farm. So, he transfer here in Iligan para mas malaking area. So again, Sir Bulingit, first question is, kailan ka ba nag-start sa goldfish breeding? Sa goldfish breeding, nag-start siguro nasa mga 2018. Since 2018 ako nag-start. Breeding na yan? Sa breeding. So first mo, siyempre, mas kilala ka sa redhead. Diba? Yung sa t-shirt niya. Kalikoranda. Kalikoranda. Kalikokrin. Diba? So, again, it's been 6 years na sa
goldfish industry si Sir Bulingit, mga ka-groomers. And again, ako, as I mentioned, nag-start din ako is 2018. Kasi 2016 to 2018, doon ako nag sa koi. So, paglipat ko, again, nakita ko yung mga isda ni Sir Bulingit na grabe. Sa Redhead talaga, mas kilala before si Sir John Ray. So, sa breeding, Sir, 2018 nag-start. Oh, 2018 na sa... Then sa mga show, of course, kilala ka na sa mga shows ng mga isda mo. First, hindi pa ako nag-breeding. Sa show mo na ako, sumali ko ng show, tapos nahinggan nyo na mag-breed. Kaya, yung mga 2018, mga April siguro. April doon siguro, na. Nag-start ako ng breeding. So, ano talagang ma-advise mo, Sir? Since ngayon marami na talagang gustong pumasok sa pagbe-breed ng isda. So, ito yung magandang ito yung ano mga ka-groomers gusto ko na content sa lahat ng content ko, ito yung gusto ko ng ano ba, nagbi-visit tayo ng mga breeders kasi since marami nang gustong pumasok sa breeding para mag-guide naman kayo. So any suggestion sa pagbreeding, Sir. Basic. Siguro sa pag-breeding, hanap lang kayo ng magandang quality na materials for breeding. Depende kung anong gusto nyong i-breed. Oranda, Ryukin. Same lang naman no, ang process. Same lang, pero importante yung genes niya talaga. Okay, so ano talaga mga ka-groomers, mas pinaka-importante ang genes first. Ang genes, para di masayang yung effort mo sa pag-breed. Pero sa mga newbies natin, Sir, ano kayang maganda? Hand breeding o natural? Before ako, hand breeding. Tapos, minsan kasi pag nag-breed ka, tapos natural breeding mo yung natural breeding yung ginagamit mo. Minsan, kinabukasan, nag-breed kasi hindi pa condition yung male or female. Hindi pa ready fully yung age okay, niya. Okay. Kaya, sa natural? Sa natural breeding. Kaya ngayon, hand breeding na talaga ako. Hand breeding at saka ang advantage hand breeding is lahat ng egg mapalabas. Oh, depende din sa sperm ng male mo na ginagamit. Wow. Dapat conditions lang dalawa. So, since we're talking about conditioning mga ka-groomers, so any advisor on how to condition the male and the female? Sa akin, yung male dapat lagi lang akong nag-chinch water, tapos ang sa female pinapakain mo siya ng mga live foods or wheat germ. Yung wheat germ yun talaga yung pinaka-importante para sa female yan? Sa female. Para wheat germ at live food. Mabilis mag-develop yung eggs. So basically, separate talaga ang male at female for conditioning? Depende, pero kung halimbawa ano ka, natural breeding ka, mas maganda separate mo sila. Sa natural? Oo. Okay. Pero sa akin, hand breeding gamit ko, naka isa lang sila sa isang aquarium, tapos ano na lang pagka madaling araw, pagka gising mo, check mo yung aquarium pag naghahabulan sila. Oh, naghahabulan, yun na yung sign. So saka mo na yung hand breed. Saka mo na kunin hand breeding agad. So so after hand breeding, Sir, yung mga egg, 'di ba, nasa aquarium or nasa balde na o sa tub. So saan mo yan inilagay or anong dapat gawin first after that? Sa akin ngayon sa rip tub dito sa yung doon sa rip tub. Sa akin, halimbawa ngayon umaga in hand breed. Ang yung iba, ano nila yung iba win at change. Sa akin hindi ko na win at change kasi lagay lang agad sa ano? Sa hapon nilagay ko na sa rip tub yung brinidan ko talaga kasi na-fertilize na yung eggs niya. Ilang araw yun mag-hatch for, di ba? Mga 3 to 5 days. 3 to 5 days hatch na. Yung hindi na-hatch, sure, bugok na. Oo, wala na. Yung mga na-hatch, Sir, ano yun? Kunin yung mga na-hatch. Hindi na. Diyan na sa rip tub. Halimbawa, nasa rip tub sila. Oo. Diyan mo na pakainin ang dap niya. Yung dap na na... Hindi siya isiparate doon sa mga nabugok? Hindi na. Kasi yung mga eggs na nag... Halimbawa na... Hindi nag-hatch? Hindi nag-hatch. Kinakain yung mga fry na naga. Okay. So, after 3 to 5 days, nag-hatch na, anong first feeding mo sa kanila, Sir? Sa akin ngayon, dap na na. Dap na. Diretso na talaga, live food. So, mga groomers, ano talaga, live food talaga, di ba? So, kasi, yung iba kasi yung egg. Yung egg na boiled egg. Boiled egg.
Kasi yung tubig mo, lumulubog. Lumulubog. Nagkaubusan ng Tagalog eh. Nagkaubusan tayo ng ano dahil. Need backup eh, Tagalog eh. Nagkaubusan eh. Patay tayo dyan. So, if ever nag-ano ka, boiled egg, madaling lumubog. Bumabaho talaga yung... Ah, bumabaho. Oh, yan yung disadvantage. Wala kasi filter. Di kasi pwede mag-filter mga groomers kaya baka mahigop yung mga fry. So, erection lang. Erection lang. Tapos dap na ka lang para hindi madali mabaho. Yun yung struggle mga groomers, yung dap niya. Dap niya ba yan? Niya. Kasi mahirap yan hanapin. Pwede naman kung may budget yung ano yun, brine shrink. BBS. Oo. Pero ang mahal nun. Mahal. Tapos, per bottle. Tapos yung goldfish mo, pag na-breed mo, sobrang daming fry, tapos marami pang reject na kumakain. Oo. Yan yung, tapos, for example, naubos mo na yung isang BBS, isang bottle, magkano yan, sir? Na nasa mga 3K plus 3,000, siguro. Oo. Tapos reject pala yung pinapakain mo. Nga nga. Reject or call. So, call mga groomers or reject single tail, mga yung deform yung body. So, sana yung 3,000 mo. So, wala na. Tapo na. So, yan yung struggle ng isang breeder, mga groomers, as I mentioned. So, after ilang araw adapt niya? From hatching? Sa akin, pag meron supply, kahit maabot na mga 3 weeks siguro, 1 month. Same medyo, lang ba yung price? Kahit medyo malaki na ang mas maganda, naka-live na talaga. Live para na, yung tubo nila, hindi tuloy-tuloy yung tubo. Kasi yung pride, dyan mo kukunin yung pundasyon ng paglaki nila. Dapat so, from fry, ilang weeks after first culling? Sa akin, nagkakal ako mga 2 weeks siguro. 1 week to 2 weeks. Ang liit. Yan. Sobrang liit. Kaya, tinitingnan ko lang yung mga deform yung katawan, tapos yung mga single tail para masiparate na sila. Yan yung unang tinitingnan mo after 2 weeks? 2 weeks. Deform body, single tail. Yan talagang... Separate sa... yung mga kal na. Tapon mo na yung mga... Kasi, logi na kasi pag papalikihin mo pa yung mga kal or mga reject mga groomers eh. So, it's a waste of time and money. And yung mga napili, sir, live pa rin pinapakain. Live pa rin. Kakain ba yan, chubby? Hindi pa. Hindi pa kaya. Depende sa growth nila. Okay. Iba, depende meron sa... na, pero kailangan yung maliliit lang na chubby para... Yung pino talaga. So, again, 2 weeks, first culling, separate yung, yung mga deform at single tail. Tapos, then, diba, second culling. Sa riptubs lang galing, pwede mo na ilipat dun sa panda malaki para mas malaki yung lagayan nila. Pero wala pa rin filter. Wala kasi pa rin. Baka mahigo. Mahigo pa rin yan sa, pump. So, second culling, master, ilang weeks na naman? Siguro, pag... Sa tingin ko yung pan ko na medyo ng tubig, kailangan nang i-water change. Sabay mo na lang. Sabay para... lipat sa kabilang pan, kalka na lang. Every time na ilipat ko sila ng pan, dinadaan ko sila sa viewing tank para kasi yung isda, paiba-iba yung mag-iba yung growth nila. Especially sa rancho mga groomers. Kailangan pagka-lipat mo, daan mo sa viewing para mag-check mo yung mga growth nila. Tapos yung, sa tingin mo na, Pangit na to. Diyan na. Ilagay mo na sa pit quality yan. Ibang pan na yan. Pwede na yung medyo palakihin mga groomers, pakulayin, at saka benta ng medyo lower price, pit quality. So, yung pag-transfer sa napili mo sa another pan, yun yung mga medyo... may mga 70% potential. Ganun. Maganda na. So after a month siguro or two, mga ilang months kaya ang release mo, sir? Nasa mga 2 months siguro. 2 months all release na. May kulay na, di ba? 2 months or 2 to 3 months mas makita mo na yun. Mas okay 3 months malaki na. Pero medyo malaki-laki na tapos makita mo na yung form talaga. Sa 3 months mga groomers, yan? Medyo pwede na ilaban sa small category yan. Pero medyo may presyo na talaga. Kasi gaya nga ng sabi ni ni Sir Ticoy, Sir Lingatong, konti lang yung napipili sa isang breeding, di ba, sir? Sa iyo. Sa akin, oranda yung binibreed ko, ito, perto,
try ko itong tapos ito namang pair na to, try ko naman para ma-check ko yung result nila. Pag maganda, pag magsabay na sila mangingitlog, sabay-sabay ko na sila i-bread para para hindi lugi sa panahon. Oh. Okay. Tapos marami din yung napipick. So dalawang pair na pag mag nag-breed si si Sir John Ray mga groomers para hindi naman lugi sa panahon at marami tayong mapipili na if ever makachamba, maraming potensyal. Oh, ganun. Pero maliit ang chance no na 100%. I mean, around mga 70% potensyal. Napakaliit ang chance. Marami talaga yung mga pet quality lang. Mas marami ang pet kaysa sa kaysa potential. Siguro sa nag-survive or sa mga 500 pieces sa final calling niyan mga potential siguro mga 40. Siguro mga chamba na yan or minsan lumampas ng 50 pieces. Malaki na yan pera mga groomers pag ganyan. Medyo yan yung time na nakakabawi ang mga breeder. Sa 50 pieces ha. Depende kasi din yan sa pag-alaga mo ng prime. Ah, depende talaga sa pag-alaga. At saka si Sir John Ray, si Sir Marky, yan yung mga mentor ko mga groomers kung paano talaga mag-groom. Sila talaga ang nagturo. Si Sir Marky yung number one groomers in the Philippines for today mga groomers. Wala pang nakakatalo kay Sir Marky mga groomers. For me, in my own opinion. Agree. And most of the fish na ginugroom ni Sir Marky mga groomers is galing kay John Ray. Kaya team up kami nila John Ray, nila Marky pag may mga shows. And also, excuse me, shout out pala since may mga shows tayong coming. This coming, ano ba ngayon? February? March. Davao. March 15, 16, 17, Davao. April. Saan ba yun? Walang April, di ba? Walang April. May. This coming May, Butuan. So, let's just wait na lang sa final na announcement ni Sir Roland Yu. Nag-message na ako kay Sir Roland. Yes, may show sila. Wala pang final date, pero by the month of May. If ever mga groomers, kailangan, need nyo ng mga handler, si Sir Marky, Sir Ticoy, and also John Ray Sutin, sila yung mga handle sa Davao nga show, ha? So, sa lahat ng mga shows, mga groomers mo, dito sa Mindanao, sila talaga yung ano, nire-refer ko na handler. Kasi, marunong na sa isda, marunong na mag-handle, at saka may sarili kasi lang sasakyan. So, easy lang sa kanila magpunta sa airport, magpacking, ano, basic na lang sa kanila, in short, yung pag-handle ng mga isda. Again, if ever may mga ano kayo, gusto nyong i-support sa mga shows, mga ka-groomers, just contact me or contact Sir Marky and John Ray. Huwag kayong mahiya. And also, ito yung mga isda na, mga breeders na to lahat, di ba, sir? Breeders. So, dito sa tank talaga, as you can see, mga groomers, direct sunlight. Anong purpose itong net, sir? Para sa mga ibon. Ibon, kasi maraming puno dito. Baka ang ibon ang mag-groom, hindi ang isda. Oh. Kasi pag maliit mga groomers, suki yan ng mga ibon. So gusto nilang dalawin yan eh. Pagkain yan eh. Yan pa, hindi sila mahirapan, na. Pabalik-balik na. So, pabalik-balik. Oh. Kaya, kahit mga malalaki, di ba sir? Oh, kaya nilang. Oh. So ito yung gastos mga groomers. Ito yung net, yung setup, lahat ng makikita niyo sa video, sa content na to mga groomers, si Sir John Ray at saka yung papa niya ang gumawa. So, sila lang talaga yung nagkakarpintero kasi trapal ang ginagamit nila for now mga groomers eh. Kasi bagong lipat lang, medyo malaki ang gastos ng concrete. So, soon, darating tayo dyan. Same sa Cagayan. So, iniwan na kasi nila yung sa Cagayan kasi medyo ang laki ng mga bills. So, ito na yung farm is Sir John Ray. Ever you have any inquiries mga groomers, you can always send a message to MG Aquatics. MG Aquatics, Bulingit Line. Bulingit Line. If ever, dyan kayo if gusto nyo yung mga pet, mga potential, meron din. Kasi sa akin mga groomers, medyo malalaki na yung mga binibenta ko. Kasi ginugroom ko na. Juvie size ko kinukuha kay Sir John Ray. At ako na ang nag-groom, kaya medyo malaki na. So, again, Sir John Ray, mayroon ka bang gustong i-shout out? Ayun na. Mahihain kasi ito eh. So, gusto ko lang i-shout out si Sir Jai from La Norte Goldfish Club, si Kuya Roland, si Sir Bra-Bra,
nag-picking kasi ngayon mga groomers sa GO nila na Ryokin, di ba? Ryokin. Oh. Ryokin. So, again mga groomers, with Bullying It Line, thank you very much. This is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog. Bye.